presente po ng Filipino Family Club International Inc. At ako po yung Chief of Staff ni Honorable Francis Leo Marcos. Okay, so ngayong umaga po ay dinadaos po natin ang mega humanitarian dito po sa Castilla Sur Sugod. Ano? Yun po ay handog po ninyo, handog po sa inyo na ating pandemic hero na nag-isang si Francis Leo Marcos. First time to attend in this kind of mega humanitarian services. So as a first time guys, sobrang thankful po ako na isa po ako sa nakaserbisyo sa mga tao po dito sa bayan ng Sorsogon. Ako po ay sobrang nagpapasalamat sa aking FLM family, FFCI family, and of course sa Semay de Esperanza. Maraming salamat din po sa ating napakabuting mayor dito po sa Castilla, Sorsogon. Sana po ay magkita-kita pa tayo at magsama-sama pa po tayo sa mga susunod. Maraming salamat. Si Mami Claire, President ng FFCI Laguna. Mami Claire, simple katanungan. Ano ang nakita mong difference ngayon compared sa una nating humanitarian sa Cebu? Sobra tayo dinumog ng maraming tao. Mm-hmm. Sobrang ibig sabihin ito, marami nangangailangan ng tulong nating kababayan na nasa laylayan. So sinamantala ang pagkakataon nito na makarating sa ating venue at para makatanggap ng salamin o biyaya na wheelchair para sa mga PWD. Sa tingin mo ba bakit marami dito sa Sorsogon ang kailangan ng salamin? Ano ang nakikita mong bakit maraming Pilipino dito ang kailangan ng salamin? Marami dito. Ang nakikita ko dito, marami talagang ano eh. Hindi ko masabing marami na kailangan, hindi makapunta sa doktor para magpa-check up. So, sinamantala ng mga taga rito na makarating dito sa ganitong venue para makatanggap ng salamin na galing kay Boss Epelen. Saludo kami sa iyo, Boss Epelen. Okay, last question, Mami Claire. Kaya na ba natin gawin ito sa Laguna? Yes! Alright. Again, Mami Claire, FFCI Laguna President. Guys, I have here with me the admin of Team FLM, Madam Aliza D. Ayan, Madam, ano pong masasabi ninyo so far sa ating nagaganap na mega humanitarian dito sa Sorsogon? Yeah, in all fairness, blockbuster. Blockbuster at event. Talagang marami pong taong dumalo sa ating pong optical mission. At really, people here, no, siguro most likely it's more than... In the whole afternoon, most likely will around 10,000, most likely. And I think they're really... lahat of them talaga 5 a.m. pala nandito na nag-ante for their time. Imagine that, guys. And in fact, no, talagang very patient ang mga tao. But of course, the LGU, our mayor, the mayor of Castilla is very, very generous enough to provide them at least kahit paano papalipas, papatawid dito. Yun. Yeah, kahit paano nag-aantay sila dito. Sa haba ng oras po, yes, no, na pag-aantay, guys. At saka talagang gusto nila mag-iba po kasi syempre, ang mga salamin po ito ay very, medyo costly. Exactly. This is an opportunity for everybody to at least have their eyeglasses, eyes checked, and have their eyeglasses at the same time. You know? Exactly, madam. On the spot, they will get it na kagad yung ating mga eyeglasses. Imagine that, madam. Kanina kasi, may mga cases po tayo na yung condition nila sa mata ay hindi po basta-bastang napoprovide ng mga dala nating eyeglasses. Yeah. So, ang ginawa po kanina, on the spot, we have the technician na sila po mismo ang gumawa na dito po on the spot. Correct. Actually, usually sa ibang optical vision, I don't know, correct. Hopefully, I'm wrong, no? But then, tayo po din sa optical vision natin, pag nangailangan kagad, dapat
customize, yes, customize yung eyeglasses, no? Yan, nagagawa po kagad ng ating technician and they will get that customized lenses, ano, asap kagad. Yan, that's the good thing po, madam, yes. No, that they really provide, our team really provide the needs of the people. Yes, yeah. Wala tayong patumpik-tumpik na right away yan, sila. Guys. Right away. At the away. Same time, we really address immediately their needs. Yes. Especially with their kind of grade that they need. So, yes. Hindi man siya appropriate that we don't have the existing eyeglasses. We have a technician who will immediately make the right lenses for them. So, exactly. Ayun po, yung pagpapakaibahan po ng optical vision na ito, na lahat po natin na po-provide natin on the spot. Yan. So, we are very proud of our team FLM, our FFCI family, of course, ang Semay de Esperanza Foundation Incorporation, na really sila yung nakipag-collaborate po sa amin to make things happen. Madam, we thank you so much, of yes, course. Yes, so muli po, tandaan niyo po ang ating pong, ang Semay de Esperanza po, kanila pong adhikain is to have better Filipinos for a better Philippines, at ang FFCI naman po ay nagpapahayag ng pagtulong puso, pagtulong pag-asa. Exactly. So, madam, okay. We really thank you so much thank for the so time. Much, ayan, ipagpapatuloy natin ang ating yes. Servisyo sa kapwa natin, Pilipino. Ayon. And welcome to FLM family. Thank you for welcoming me, Madam Alaysa. Truly. Okay, guys, thank you so much. Ayan. Alright. We'll be back. Alright, guys. So, I have here with me our ex-counselor here in Sorsogon, Sir Ed Lieva. Okay. Sir Ed, ano po yung masasabi ninyo sa nagaganap po na mega humanitarian mission po dito sa Sorsogon ngayon? Talagang mega. Mega sa dahil ang daming tao. Ayan. Kung anong tao, simula kaninang umaga hanggang ngayong alas 5 na, grabe. Ganun pa rin yung tao. Parang hindi po nababawasan, parang sir, hindi no? Po nababawasan. Ayun. So, sir, tanong ko lamang po, ilang beses na po ba nagkaroon ng ganitong klaseng mega humanitarian dito po sa Kastilya, sir? Actually, first time to dito sa Kastilya na mangyaring ganito kalaking humanitarian optical vision. Nakakatuwa po yan pakinggan. We are very grateful po to extend the service po dito sa bayan po ninyo, sir. And of course, sir, we do thank you po talaga kasi hindi niyo po kami pinabayaan sa simula sa pagdating po namin dito sa Sorsogon hanggang sa ngayon po. Sir, tanong ko lamang po, sa tingin po ninyo, estimate po ninyo, ilan na po yung mga nabigyan natin ng libreng salamin at mga libreng bigas so far, simula kaninang umaga hanggang ngayon, 5 PM dito sa Philippines? Siguro yung bigas na pamigay na natin lahat, yung 1,000 siguro. Baka may tira pa dyan na konti para dun sa mga PWDs na nandito pa ngayon. Tsaka yung siguro more or less nasa 3,000 na yung nabigyan natin ng salamin sa ngayon. Ayan, guys. Ganun karami. Come to think of that, guys. Sobrang dami na po natin natulungan. Hindi pa po tapos ang araw. Nasa alas 5 pa lamang po tayo ng hapon. And as what our ex-counselor said, halos hindi po nababawasan ang tao po dito sa venue natin ngayon. Ano po yung masasabi po pula ninyo kay Francis Leo Marcos, sir? Para kay Sir Leo Marcos, sir, maraming salamat po sa programang dinala nyo dito sa amin sa Kastilya. Natulungan nyo po yung mga taga-Kastilya. Lahat po siguro halos yung pumunta dito talagang mahihirap na hindi makabili ng kanilang mga salamin. Kaya malaking tulong po to para sa kanila. Kaya Sir Leo Francis Marcos, maraming salamat po. Saludo po kami sa inyo. Ayan. At saka po, sir, ano din po yung masasabi ninyo sa mga kasamahan po namin sa Filipino Family Club International Inc. at lalong-lalo na po sa Semay de Esperanza Foundation na kakolaborate po namin ngayon? Ganun din sa Semay de Esperanza, sa FFCI. Maraming salamat din sa pagbigay ng Semay de Esperanza ng mga wheelchair para dun sa mga PWDs namin na hindi din kaya magbili ng kanilang mga wheelchair. Malaking tulong po yung sa kanila at malaking ginhawa din po na meron silang nagagamit na mga wheelchair. Ayan, maraming salamat po, sir. At pinaunlakan mo po ang aming interview sa iyo. We do thank you so much. Okay, thank you din. Alright, guys.
guys, we're gonna be back later on. Ayan guys, nakakuha na naman po ako ng isa sa kababayan natin dito sa Sorsogon. Katatapos lamang niya po magpa-check up sa kanyang mata, ayan, at nakakuha na po siya ng kanyang libreng salamin galing po sa atin. Okay, Sir Jason, kumusta po yung bago niyong salamin? Ayos po siya, maganda po. Tsaka parang ano po siya, pwede po siya sa, ano, sa kahit anong ano, type na kung paano ka magsuot. Halimbawa kung gusto po ng ano, formal, ayon, kahit anong trip po sa damit. Sa bagay formahan, siya. Tapos maganda po siya kasi rubberized po siya. Sir, pwede mo ba ipakita sa ating mga viewers opo, yung bago mo pong salamin? Opo. Ayan guys, so ipapakita ni Sir Jason ang bagong salamin. Yan, pwede niyo pong isukat, sir, opo, para makita din nila, syempre. Hindi ko pa nasukat. Sir, ayan, ang ganda. Okay, sir, tanong ko lamang po, sir, tingin niyo ano, pang ilan po kayo sa pila kanina? Tingin niyo lang po, estimate lamang po. 1,000+ na po. 1,000+. Imagine that, guys. Anong oras ka po dumating dito, dumating sir? Dumating po ako dito is 5 a.m. po ng umaga. Guys, 5 a.m. pa lang. 5 a.m. And time check right now here in the Philippines, it is 5 in the afternoon already. More than 10, ay, ilang, 12 hours na ba? Oo, parang. 12 hours of waiting na ba? Something like that? Opo. Yan na po yung ginawa ni sir para lang makakuha ng ating libreng salamin and also to have that free eye consultation ng ating mga optical doctors dito sa Team FLM. Sir, malayo po ba ang inyong pinanggalingan? Opo, coastal area pa po ako. Galing po ako sa Bagong Siram. Malayo pa po yun eh. Dalawa pa pong biyahe. Imagine that guys, dalawang biyahe. Mga gaano katagal po yung biyahe nun, sir? Mga isa't kalahating oras po. Isa't kalahating oras? Sir, ano po ang iyong masasabi sa... First time po ba dito yan nangyari sa Sorsogon? First time po. Okay. Ano po masasabi ninyo kay Boss Francis Leo Marcos? Sir Francis Leo Marcos, maraming salamat po dahil nagkaroon po ng programa po dito sa Castilla. Sana po marami pa po kayong matulungan. Kagaya ko po na nangailangan po ng eye care po. Maraming salamat po, sir. Ayan, thank you God so much you also, po. Sir Jason. Ayan. Ayun, okay. Abang-abang lang po kayo sa bawat lugar. Darating din po kami dyan. Kita-kits po tayo sa humanitarian services na gagawin po natin sa bawat lugar. Maraming salamat, guys. Asan na tayo? Kasama ko po ngayon ang isa sa ating chikiting na kababayan din natin dito sa Sorsogon. Anong pangalan mo, Iha? Ashley Shane M. Hepsani. Ayan. I have with me Miss Ashley. Okay, Miss Ashley, ano po yung pakiramdam nyo ngayon na may bago po kayong salamin? Masaya. Masaya si Miss Ashley. Ayan. Ilang taon ka na ba? 12 years old, guys, but she is already wearing her new eyeglasses. Ayun, ano pong sabi ni doktora sa'yo? Palaging suotin ang ano, eyeglasses. Suotin lang daw parate. Masaya ka ba? Opo. Anong mensahe mo para kay Boss Francis Leo Marcos? Siya kasi yung nagbigay sa atin yan eh. Anong masasabi mo sa kanya? Thank you po. Yan. Ano to? Basta libre pong eyeglasses. Okay, nagpapasalamat si Cutie Ashley sa bago niyang eyeglasses. Eh, anong year ka na ba? I mean, anong grade school ka pa? Ma, grade 7. Grade 7. Okay, we have our little cutie right here, guys. Ayun. So, we thank you so much, my dear. Okay, so sino kasama mo pala pumunta dito sa venue? Si Lola tapos yung tita ko. Si Lola at tita, kumuha din ba ng free eyeglasses natin? Yung tita ko lang. Tita mo lang? Ayun. Anong oras pa kayo andito? Alas 5. Nang madaling araw? Mm-hmm. Guys, can you imagine? 5 a.m. andito na po sila. Ang oras po ngayon ay alas 3 na ng hapon. Imagine kung anong tiyaga po ang ibinigay ng ating mga kababayan dito sa Sorsogon. But they really thank you so much. Kasi without you guys and without Sir FLM ay hindi po magiging posible ang lahat ng ito. Maraming salamat FFCI family. Thank you so much, my dear. I hope you will enjoy your new eyeglasses with you. Ingat ka parate, okay?
Kasama ko po ngayon ang isa sa konsehal natin dito sa bayan ng Castilla, Sorsogon. Sir Gerald? Yes po, ma'am. Good afternoon po. Good afternoon din po. Maraming salamat po. Makakapanayan po natin si Sir Gerald. Ayan. So, sir, ano pong masasabi ninyo sa kaganapan ngayon dito sa Castilla, Sorsogon? Kami po sa dito sa bayan ng Castilla, as a municipal councilor, committee on health po ako. Kaya po nandito po ako ngayon. Yung kasama ko ang dalawa wala na, umalis na kanina, pero ako po nandito at taos-puso pong nagpapasalamat kay Boss, kay Sir FLM. Marami po ang natulungan ninyo, so nakikita nyo po ngayon mula kaninang alas 6 ng registration. So hanggang ngayon po, marami pa pong tao. Ayan. Guys, time check. It's nearly 6 p.m. already. Grabe po yung pangyayari dito ngayon, no, sir? Yes, ma'am. Opo. Sir, so far po sa tingin ninyo, ilang libo na po ang ating mga natulungan o natapos na nagbigyan? Umabot na po ba ng 1,000? Sobra na po, ma'am. Siguro mga, I think, mga 7,000 po siguro. Wow, can you imagine that, guys? 7,000 plus ito pa pong mga nandito, siguro, I estimated siguro 1,000 pa po ito. Okay, imagine that, guys. Kanina may mga naulanan pa po sa labas habang nagtitila. So, talagang nakakaawa din yung iba sa ating mga kababayan na talaga pong nagsakripisyo at nagtiyaga para lamang po ma-avail yung free eyeglasses nila at magkaroon ng free eye check-up. Ayun. So, yes, sir, kumusta po pala? Ano po pala yung masasabi ninyo kay Sir Francis Leo Marcos? Baka may mensahe ka po kay Francis, Sir Francis Leo Marcos. Ayun. Kami po dito sa bayan ng Castilla ay taos-puso pong nagpapasalamat sa ganitong nangyari po na kaganapan. Marami po kayong natulungan ano po dito sa amin. First time po ito siguro sa dito sa province ng Sorsogon. Dito lang po binigay ninyo sa bayan ng Castilla sa pa, dahil po kay Mayor siguro, yes, kay Mayor Bong Mendoza. Pasalamat po kami kay Mayor. Opo. Taos puso kami nagpapasalamat. Chewing ko po si Mayor. Ayan. Salamat po sa inyo, sir, ha? Yes, ma'am. Kami po nagpapasalamat po sa inyo, sa mga staff nyo po, Sir FLM. Sana po marami pa po kayong matulungan na mga ganito, ng ganitong event po. Yes po. Sir, taos-pusong nagpapasalamat din po kami galing po sa Team FLM, galing po sa FFCI Family and Semi de Esperanza Foundation Incorporation. We do thank you so much, sir, sa inyong lahat dito sa Sorsogon sa pag-welcome niyo po sa aming lahat. Yes, ma'am. Ayun, so ayun lamang po, sir. Maraming salamat thank po you so sa much, iyong ma'am. Oras. Opo. God bless po. God bless po sa inyo lahat. Ano po palang huling message ninyo sa mga tao dito sa Sorsogon at sa mga kababayan natin na nanonood po ngayon? Doon sa mga kababayan ko, especially dito sa bayan ng Castilla. So, yung ano po, narinig naman po siguro ng iba dito, ng karamihan, yung message ni FLM na hindi daw po ito ang first and last. So, marami pa pong mangyayaring kaganapan dito. Yes, kagaya exactly po nitong optical mission. Yes, ayun. And yung mga wheelchairs po na binigay sa mga free rice of sacks of rice din po. Ayun. Yes po, yes. Sir, we thank you so much for that. Ayan. Thank you, ma'am. So, kita-kits po tayo soon. Ayan. At mga kababayan, kita-kits po tayo sa inyong mga lugar. Abangan niyo po kami. Don't forget to subscribe us in our YouTube channel. Ayan. Francis Leo Marcos Return and Francis Leo Marcos Forever. Kasama po natin ngayon ang isa sa ating kababayan dito sa Sorsogon. Okay, guys. So, sir, ano po ang pangalan ninyo? Jomar Realis. Ayan, kasama natin si Sir Jomar. Si Sir Jomar ay isa po sa nakatanggap ng libreng salamin galing po sa ating Boss Francis Leo Marcos. Kumusta po yung bagong salamin nyo na natanggap, sir? Maganda po at salamat. Sa haba-haba ng pila, natanggap ko na po. Ayan, sa haba-haba daw po ng pila, finally, natanggap na ni Sir Jomar. Sir Jomar, pwede po ba natin ipakita sa ating kababayan ang bago niyo pong salamin at sukatin po natin para po naman nakita nila. Ayan.
Okay. Okay, sir. Sige po, suotin natin. Ayan, ang ganda ng salamin ni Sir Jomar. Suwak na suwak, sir. Maliwanag na po ba ang ating paningin ngayon? Maliwanag na maliwanag. Okay, sir. Ano pong masasabi niyo kay Boss Francis Leo Marcos? Boss Francis Leo Marcos, salamat po sa tigtaw mong mga salamin sa mga Castellano, Sir Sagun. Ayan. Sir, malayo po ba ang bahay niyo dito sa venue po natin ngayon ng humanitarian services namin? Malayo po ba? Malayo din. Sa... Anong oras pa po kayo dumating dito, sir? Anong? 8? Alas 8 ng umaga. Okay. Imagine that, guys. Alas 8 ng umaga pa pumilas si sir. Ngayon, time check, it is alas 3 ng hapon na po ngayon dito sa Pinas. Maraming salamat po, sir, sa pagpasensya at pagtsaga niyo po para makuha ang inyong libreng salamin at na-check up po. Ano po sabi ng doktor? Ano pong kondisyon ng inyong mata ngayon? Sa kwan pa man lang po, madam. Sa reading po. Reading glasses pa lamang. Okay, mabuti. Wala naman pong ibang kondisyon? Wala. Okay. Okay, sir. Maraming salamat po sa'yo. Okay. So, sana po ay napaligaya ka po namin. Thank you so much, sir. Salamat po, madam. Maraming salamat po. Thank you.